Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka dyan. Ito po yung sinasabi ko kanina. Literal na bumubuhay ng patay ng ating Panginoon. Pero tayo, spiritually din, binuhay din ng Panginoon. Doon po sa... Yan, sabi rito sa letter B, His followers were handsome. Yung mga disciple ni Jesus nun, ganoon din. Kung ano yung ginagawa ni Kristo, ganoon din po yung ginagawa ng mga disciple. Sabi doon sa Gawa, chapter 20, verse 10, sa aking pagtutuho at pangangakal sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahay man, hindi ako nangingiming magsabi sa inyo na namang itabubuti sa inyo. Si Pablo yata may sabi nito sa Acts. Pablo, sa Acts. At doon po sa maging doon kay Elijah. Sa 1 King, chapter 17, ang sabi doon. Tatlong beses siya tumapa sa bata na nalangin ng ganito, Yahweh, aming Diyos, hinihiling ko pong muli sa inyo na buhayin ang bata nito. So, ganun po yung mga disciple ng ating Panginoon ng unang panahon. O yung mga lingkod ng Diyos ng unang panahon. May kapangyarihan din sila pakagawin yung ginagawa ng ating Panginoon. Ganun din po yung mga disciple. At dapat maging tayo ng mga present disciple ng ating Panginoon. May power din tayo to pray other people. To save other people. Diba? Yung pong word of God na ipinagkatiwala sa atin, kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan na nakakadali. Huwag po natin itago. Gamitin po natin, i-preach natin. May kapangyarihan po yan. Magpagaling ng mga may sakit. Bumuhay ng mga patay. Sa spiritual. Magpunong mo na doon sa ano, literal, baka hindi mo mabuhay. Sa espiritu. Yung mga patay sa espiritu. Pagpray mo natin. And last, dito po sa letter B, over His church. All authority comes from Jesus. Matthew 28:18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa amin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. He is firstborn from the dead. Yan, sabi rito, others have died and back to life as seen above. Jesus is the first to die and be raised, never again to die. Mga kapatid, sa buhay Kristiyano ay talagang minsan mahirap. Maraming mga pagsubok kung tayong pinagdaraanan. Maraming tanong, hadlang upang tayo ay makapaglingkod sa ating Panginoon. Pero sabi nga, huwag natin sukuhan. Huwag natin sukuhan. Kung di mo kaya, andyan sa tabi mo yung Holy Spirit. Hindi mo nakikita. Humingi ka ng tulong. Diba? Humingi ka ng power. Empower niyo po ako, Holy Spirit. Upang makapagpatuloy ako at maging karapat dapat ako dito sa pagkatawag mo sa akin. Diba? Sabi nga ni Sister Madel, kami mga preacher man o kami man ng mga kumakanta sa worship team, dumadaan din sa mabibigat na pagsubok mga problema. Pero hindi pwedeng hindi na tumayo. Hindi pwedeng hindi kasi tinawag ka ng Panginoon para maglito ka ng ating Panginoon. Kaya hindi dahilan dyan eh. May problema ako ngayon, hindi ako tatayo. Ayoko. May problema ako ngayon, ayaw mong magsimba. Damo ko na dumadaan na sa problema, ay damo ko na lumapit ka sa ating Panginoon. Kami man po, marami rin pinaglaraanan ng problema, mga utang, nakaraan,
minsan, baka kayo mo na rin tumayo dito. Talagang kinahan ako ng Diablo. Ako, pinigilan mo na yan. Hindi ka naman pinagpapala ng Panginoon mo. Maghihirap ka hanggang ngayon. Pero hindi po natin tinitignan mo. Tinitignan natin yung Diyos na ating pinagliligawan. Amen. Na kahit anong mangyari po sa biyaya ng Panginoon, yung pinagkatiwalang calling sa iyo ng Panginoon, yung pinagkatiwalang kakabaho sa iyo ng Panginoon, sabi na doon sa ating title, look worthy of your calling. Look worthy of your calling. Because of Christ, we have the freedom from sin and the fear of death. Diba? Pinalayaan ng Panginoon sa kasalanan at inalis sa iyo yung takot sa kamatayan. Kaya mga kapatid, sabi nga rito, our desire should always be to walk worthy of calling that we may please to our Lord. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon sa mga. Tayo po lahat ito ba yung Hallelujah. Ayon po yung bukod, tayo may manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umaga nito. Lord, ikaw po ang nakakalaman, makakalam ang laman ng aming puso, Panginoon. Kung ano man po, Panginoon, yung ibinigay mo sa amin na trabaho sa church na ito, nawa, ay mapagyaman po namin ito upang mabigyan ka namin ng kasiyahan. At yung mga wala pa pong ministry sa church na ito, ay encourage yun para po tayo ay makasama na makapagbigay ng paruguran sa ating Panginoon. Makinisa po tayo sa manggagawa ng Panginoon sa church na ito. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas, kapangyarihan, upang magawa ang mga bagay na makakalugod sa kanya. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa muli mong pagpapaalala sa amin. At salamat nawa sa biyaya mo, O Diyos, maging kakapagdapat mo kami sa pagkatawag ko sa amin. Sister Rosette, dito po sa unahan. Pag-pray po natin si Sister Rosette at bukas po siya ay maalis na, pabalik na abroad upang maghanap buhay. Tuon po natin ng ating kamay kay Sister Rosette. Hallelujah. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa buhay ni Sister Rosette na sa kanyang bakasyon, siya ay nakasama namin sa aming iglesia, Panginoon. Lord, sa oras na ito, amin po dalamin po God doon sa patutunguhan ni Sister Rosette, Holy Spirit, samahan niyo po siya. Pagparami niyo po at ingatan ang kanyang buhay, Panginoon, sa mga pagsubok na darating sa kanya, mga pagsubok na kanyang nakakabit, Panginoon. Depress niyo po ang buhay ni Sister Rosette, Panginoon. Palahin niyo po siya, ingatan, bigyan niyo po siya ng joy sa kanyang pag-iisa sa lugar na iyon, Panginoon. At nawa ay sa kanyang pagbalik, taglay ang katagumpayan at kaligayahan na nagmumula sa iyo at siya'y muli namin makasama sa iglesia nito, Lord. Nawa, ay kahit maya online, may pag-ibig, makasama po ito sa live ko, Panginoon, sa biyaya mo, God. At gina ni Lord, yung po kanyang kapagbiyahe, bukas, Panginoon, inatan mo po siya, hanggang siya makarating ng ligtas at maayos sa lugar ng kanyang patutunguhan. Dalangin din namin po yung kanyang pamilya na iiwanan mo. Papahal niyo po, iingatan si Joseph, dalawin na rin po ingatan yung kanyang dalawang anak na maiiwan po. Regan, salamat po. Salamat na marami sa iyo ang pagpuli, paranal, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.